Hi guys, welcome back to my channel. This is Marlina from Marlina's Kitchenette. And for today's episode, try natin gayahin yung trending donuts, cream cheese donuts. Strawberry cream cheese, chocolate cream cheese, and blueberry cream cheese. At para sa ating mga sangkap, kailangan natin ng 1 cup all-purpose flour, 1/4 cup of white sugar, 1 and 1/2 teaspoon ng dry yeast, and 1/2 teaspoon of salt. Mix up well together yung ating mga dry ingredients, yung sugar, flour, salt, dry yeast, and sugar. And then dun sa ating middle, maglagay lang tayo ng around 3 tablespoonful ng butter. And then yung ating 1/4 cup ng full cream milk or evaporated milk. Then, add in natin yung 1 large egg. Then, i-mix well natin all together yung ating harina. And then, pag ganito yung consistency niya mga kakusina, let's add another 1/2 cup of flour. Gradually lang yung paglagay natin doon sa ating extra cup ng all-purpose flour. And then, doon sa ating chopping board, lagyan natin ng kaunting oil para hindi agad manikit yung ating mixture. And then, lagay natin siya doon sa ating bowl na ginamit. And then, we will cover this for another, 1 hour. Dapat ganito na yung texture ng ating dough. And then cover lang natin to for an hour and then tsaka natin babalikan uli. So better while we are waiting for the 1 hour dun sa ating dough mag-set, gawain na natin yung ating mga palaman. I have here the cream cheese. So, depende sa dami ng inyong gagawin, but dalawa lang kami ni Butching. So, better around 1/2 ng ating cream cheese. And then, i-cut natin to into 4 portion or depende kung ilang flavor yung gagawain ninyo. So, for me now, gawain ko muna yung 3 flavors, yung ating strawberry jam with cream cheese. And then, yung ating blueberry jam with cream cheese. Ayan, imimix lang natin siya doon sa ating cream cheese with 1 tablespoon ng icing sugar. And then, it's up to you kung gaano kadami yung inyong jam na ilalagay doon sa ating cream cheese. But since konti lang kaming kakain, ayan, hindi ako gumawa ng masyadong madami para at least hindi naman masayang yung ating mga palaman. At para dito sa ating 3rd flavor, itong ating cream cheese choco Nutella. Ayan. So, the same procedure mga kakusina. So, after an hour, as you can see, ayan, pag dinot-dot natin yung ating dough, hindi na siya naninikit sa ating daliri, meaning set na yung ating dough. So, back again tayo dito sa ating chopping board or any wood na pwede nyong pagmasahan itong ating harina or ating dough, ayan. Ika-cut na natin to into portion. I think mga 8 ang magagawa natin dito. As you can see, kasi aalsa pa yan mga kakusina. So, wag masyadong malaki. So, dun sa ating 1 1/2 cup ng flour is nakakatay ng 8 portion
nitong ating dough. And then doon sa ating baking paper, yan, maglagay lang tayo ng spacing kasi talagang lalaki pa yan, aalsa pa yung ating arena. So ayan. Okay, so sa medium heat lang ang ating mantika. Subukan natin kung ayan, kumukulo na. So meaning, mainit na siya. So lagay na natin yung ating donut. Sana maging successful na ating donut. Ay, nasunog. Susmaroset. Dapat pala mahina lang ang apoy. Oh my God. Alam, bilis naman. Dapat pala mahina lang talaga mga kakusina ang apoy. Buti na lang meron tayong extra. As you can see, umalsa talaga siya, no? Diba? O, kumapal yung ating donut. So, successful! Kaya lang, medyo malakas yung ating apoy right away. So, dapat talagang, ano lang, from high to medium. Ay, successful. Ayan, oh, kumapal yung ating donut. Although, nabigla. So, this time, hinaan ko na yung apoy. So, hopefully, this time, dahan-dahan lang maluluto yung ating donut mix. Yun. Bigla eh. Buti na lang may extra pa tayo. So, pinsi talagang ano siya oh. May hangin. Kumbaga sa... Yan. So, hopefully this time... So, dapat pala talagang from high heat to low heat. Para at least sa light color lang yung ating donuts. We are not an expert, so practice makes perfect. So, importante marunong tayong magpaalsa ng ating donut. Ayan. So, dun lang tayo nagkamali sa ating temperature ng ating mantika. So, next time, talaga namang high to low, hindi po high to medium. Yan. So, this is better than doon sa ating first batch. So, ilagay na natin siya dito sa ating rack ng ating para yung oil niya is mag-drip down. Ayan. So, ang bango-bango niya talaga mga kakusina. So, ready na tayo para dun sa ating ginawang mixture o yung ating filling palaman ng ating donut. Yung ating cream cheese, strawberry jam, and then cream cheese with blueberry, and cream cheese with choco Nutella. So, meron lang tayong dalawang... talagang medyo dark yung ating tinapay or yung ating donut. Yan, ikat lang natin in the middle para doon natin in between yung ating mga palaman. So, make sure na malamig yung inyong nilutong donut bago natin ilagay yung ating mga filling or yung palaman. Kasi cream cheese yon, so kung mainit yung ating donut, nako, madali siyang matutunaw. So, after natin ginawa yung mga palaman kanina, nilagay ko lang siya dito sa ating makapal na plastic. And then, right away, nilagay ko siya sa fridge para at least mag-set talaga yung ating mga filling or yung ating cream cheese fillings. So, ready na yung ating donut.
pwede na nating ipalaman in the middle itong ating unang-una, yung ating choco Nutella or cream cheese with Nutella. For sure, mga kakusina, ang kaibahan nito doon sa mga nabibiling donut is yung pinaka-donut pa lang, mga kakusina, masarap na. So, without the filling is talaga namang masarap na yan for sure. And then, what more kung nilagyan natin ng mga masasarap na filling or palaman. So, nilagyan ko lang siya or inisprinkle lang ko lang siya ng icing sugar on top para naman to add more presentation dito sa ating donuts. Hindi man siya ma-perfect, at least hindi nyo yan itatapon at magugustuhan pa rin ng inyong mga kasama sa bahay. So at least next time, alam na natin yung do's and don'ts sa paggawa ng ating donuts. It may not be that looking good, but the taste is so delicious. Then after nating napalaman and then sprinkle, ilagay na natin siya dun sa inyong lalagyan. And then, para natin ma-recognize yung donut, I add extra jam on top or on the side ng ating mga donuts. Katulad ng jam, naglagay ako ng extra jam. And then yung ating blueberry, ayun din, nilagay natin. And dun sa ating Nutella, yung ating chocolate o yung hard chocolate, nag-sprinkle din tayo. You see? So, sa tiki man portion, patikim natin kay Brooke and Ching-Ching. What about you, Buching? Did you finish it? Yeah. Yay! What can you say about the donut? Masarap kani panit. Masarap kani panit? Oh no. My God! Wait, make him say it again. Masarap kahit panit. Kahit panit. Yeah, okay, ready? 3, 2. What can you say about the donuts? Masarap. Masarap? It's delicious! Oh, yeah! Oh, see, nagustuhan naman ni Brooke and ni Buching. At sa totoo lang, mga kakusina, masarap talaga siya kahit yung tinapay. So, until next time, thank you for watching Merlina's Kitchenette. And please don't forget to like and share. Subscribe to Merlina's Kitchenette. And please hit the bell so you won't miss a thing. See ya!